Ilan nga po naging superstar sa B-League etong ating pambato na si Kay Sotto. Trending ngayon at pinag-uusapan talaga yung sunod-sunod na pagkapanalo ng Hiroshima Dragonfly sa mga laban nila. At syempre yung magandang performance at mga highlights ng laro ni Kay Sotto. Dahil kung mapapansin po ninyo guys, no, tatlong sunod-sunod na sila na panalo, which is hindi po nangyari noon sa Adelaide. At sa pagkakataon nga po ito, talagang nasusulit talaga ni Kay Sotto yung kanyang kontrata na 20 to 25 minutes of playing time. Very deserved talaga ni Kay Sotto magkaroon po ng maayos na coach, no, dito po sa Hiroshima. Kaya naman maraming mga Filipino fans ang natutuwa sa improvement day by day ni Kay Sotto. Pero may mga ilan pa rin po mga bashers, no, kapag may nakikita silang mali or kapag nagkamali si Kay Sotto sa loob ng court ay binabash agad, sinasabihang walang pag-asa sa NBA. Well guys, alam naman natin si Kay Sotto ang pinaka kauna-unahang posibleng makapasok na pure-blooded Filipino sa NBA, kaya suportahan po natin. Sa pagkakataon nga pong ito, inihintay na talaga ng mga fans ni Kay Sotto yung susunod na magiging laban nila sa March 22 kontra naman po sa Nagoya Diamond Dolphins, which is inaasahan na mas magbibigay pa ng magandang laro si Kay Sotto at mga highlights sa loob ng court. At syempre, diba, ang ganda po kasi dito sa Hiroshima, tumutupad sila sa kontrata ni Kay Sotto na 20 to 25 minutes of playing time. Bukod pa po dyan, ay laging pinapasahan si Kay kapag libre, hindi po buhaya yung mga teammates niya dito sa Hiroshima, kaya mabilis po siya nakakapuntos. Kaya naman guys, sa mga supporters ni Kay Sotto, suportahan natin siya hanggang makamit ni Kay Sotto yung dream niyang makapasok sa NBA. Patuloy ko po kayong i-update guys, and please don't forget po to like, subscribe. Maraming salamat po.